Kabanata 1881. Pinuksan ni Sixtus ang pinto ng selda at pinapasok sina Demonium at Warren. Please, after you. Nanlaki ang mga mata ni Emma nang makita si Warren. Dexter. Si Dexter talaga. Bakit siya nandito? Dapat ay nahuli siya ni Sixtus. Kung nandito siya, paano ang anak ko? Si Amelia. May nangyari bang masama sa kanya? Nabigla si Emma sa lahat ng mga iniisip na iyon. Dahil dito, lalo siyang nahirapan. Inalis ni Sixtus ang tela sa kanyang bibig at bamulong. Emma, iminumungkahi kong ibigay mo ang iyong buong kooperasyon sa kanilang dalawa. Ungol ni Emma at pinutol si Sixtus. Dexter, bakit ka nandito? Inuli ka rin ba? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Amelia? Nasaan siya? Takbo. Tumakbo ka lang. Huwag mo akong pakialaman. Nalilito si Emma na si Warren ay si Dexter. Si Sixtus ay nagsimulang manginig sa takot. Siya ba talaga ang katulong na kinuha ni Emma? Dexter. Hindi ako makapaniwala dito. Tapos na ang lahat. Katapusan ko na. Gayunpaman. Biglang binigyan ni Warren ng isang mahigpit na sampal si Emma. Shut up. Dexter's a useless trash. How is he comparable to me? Ano? Napatulala si Emma. Hindi siya si Dexter. Bakit magkamukha sila? Bakit niya ako hinahanap? At the SME time. Naramdaman niyang nawala agad ang bigat sa balikat niya. As long as hindi si Dexter. Then there's nothing to worry about. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kaligtasan nila. Warren uttered frostily. Let me ask you. Naglingkod ang tatay mo sa North Military District. Tama. Agad na tumaas ang sentido ni Emma. Alam niyang may lihim na motibo ang mga ito sa pagpunta sa kanya. Umiling siya. Hindi ko alam kung ano ang North Military District. Smack! Isang sampal na naman ang dam apo sa mukha ni Emma. Nagsimulang damyugo ang sulok ng kanyang labi. At naging malabo ang kanyang paningin. Kung tumanggi kang makipagtulungan, bugbugin kita hanggang mamatay. Ngayon sagutin mo ako. Palagi mo bang napapanaginipan ang iyong ama? Lagi ka bang nakikipag-usap sa iyo sa iyong mga panaginip? Nasa Mount Cash ba siya? Lalong nabigla si Emma. Paano niya nalaman ang tungkol sa akin? He even knows about my dreams. Delikado ang lalaking ito. Kinagat ni Emma ang kanyang mga ngipin at umiling. Ang aking ama ay nagtaksil sa Eurasia at ngayon ay tumakas. Siya ay dapat na namumuhay ng isang magandang buhay sa ibang bansa. Kung siya ay buhay, hindi na niya kailangan na makipag-usap sa akin sa pamamagitan ng aking mga panaginip. Matapos marinig iyon, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Demonium. Bakit ba ang tigas ng ulo ng mga tao sa paligid ni Dexter? Warren, quit dawdling and just do it the hard way. Oo. Tumanggo si Warren bilang pagsang-ayon. Habang kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Tinanong ni Emma, ano ang gagawin mo? Hindi. Huwag. Kinuha ni Warren ang isang pocket watch mula sa kanyang bulsa at ngumisi kay Emma. Don't worry. Papatulon lang kita. Isinabit ni Warren ang pocket watch sa harap ni Emma at nagsimulang kumanta habang umiikot ang relo. Isinasagawa ni Warren ang isa sa mga ipinagbabawal na pamamaraan sa Netherworld Hypnosis. Ito ay hindi isang ordinaryong hypnosis ngunit isang medyo makapangyarihan. Kung magiging Demonium ang magsagawa ng hypnosis, maaari niyang i-hypnotize mo ang isang Ultimate Class Warrior. Sa kabilang banda, hindi pa talaga na perpekto ni Warren ang pamamaraan. Sa karamihan, maaari niya itong gamitin laban sa isang King Class Warrior. Anuman, ang isang karaniwang tao na tulad ni Emma ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang pamamaraan sa antas na ito. Sa kabila ng kanyang pagngangalit ng kanyang mga ngipin at pagpilit sa kanyang sarili na manatiling malay, siya ay nahulog sa isang malalim na antok. Tinitigan ni na Demonium at Warren si Emma nang hindi kumukurap kahit isang beses.
Si Sixtus naman ay nakahinga ng maluwag. Natulala sa kanyang nasaksihan. Makalipas ang mga 5 minuto, nagsimulang magpumiglas si Emma at mag-sleep talk. "Dad! Dad! Saan ka pupunta? Nakikiusap ako sa iyo. Please come back. Walang alinlangan." Nagsimulang mangarap si Emma. Kabanata 1882. Si Demonium at Warren ay nabighani. Agad silang umupo at lumipat sa posisyong nagmumuni-muni. Nag-igting ang kanilang mga tainga. Sinusubukang unawain ang kanyang panaginip. Pareho silang naglabas ng napakalaking negatibong enerhiya na sumasakop sa buong lugar. Biglang, habang ang silid ay nababagabag sa umaapaw na enerhiya, ang malakas na hangin ay nasalanta at ang nakapalibot na temperatura ay bumagsak ng husto. Si Sixtus ay hindi nasanay sa bigla ang pagbabago ng panahon at bumahing ng maraming beses. Makalipas ang halos 10 minuto, tuluyang nagising si Emma. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid. Halatang disorientated pa rin sa panaginip. Tumayo sina Demonium at Warren at tinanong si Sixtus. "May alam ka bang lugar na tinatawag na Sage Bar?" Agad namang tumango si Sixtus. "I do. Bar yan ni Emma." Si Demonium at Warren ay nagsisigawan. "Bilisan mo. Dalhin mo kami dyan." "Oo naman." Nagmamadaling umalis ang tatlo. Samantala, si Emma ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa at pagkabalisa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung ano ang mangyayari. Alam niyang tiyak na masamang balita ang pagbisita nila sa kanyang bar. Siya ay sumigaw at sumigaw. Ngunit walang sumasagot. Sa huli, umalis ang tatlo nang hindi lumilingon minsan. Habang papunta sila sa Sage Bar, nag-aalalang nagtanong si Sixtus. "Mga Ginoo, maaari ko bang malaman kung ano ang ginawa mo kay Emma ngayon? Baka tinitingnan mo ang kanyang mga panaginip." Mayabang na sagot ni Warren. "Tama ka." Agad na napabuntong hininga si Sixtus sa gulat. "Mga demonyo talaga sila. Mga demonyo lang ang may ganoong kapangyarihan." Nagpatuloy si Warren sa pagpapaliwanag. Ang panaginip ni Emma ay isang mensahe mula sa kanyang ama. Ito ay dulot ng mental energy na dinadaluyan ng kanyang ama upang buluhin ang kamalayan ni Emma. Ang negatibong enerhiya na inilalabas natin ay maaaring masubaybayan ang pinagmulan ng enerhiya ng pag-iisip na humahantong sa lokasyon ng isang tao. Natukoy namin ang lokasyon na nasa Sage Bar. Hindi mapigilan ni Sixtus na mamangha. "Astounding. Astounding talaga." Sinabi ni Demonium. "Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano ang pinagkaiba ng Sage Bar sa iba?" Umiling si Sixtus. "I don't think there's any. At least I've never heard of it before." Tsaka ngayon mo lang nabanggit ang tatay ni Emma. Hindi ba siya nagtaksil kay Eurasia at tumakas sa bansa? Walang nakakaalam kung patay na siya o buhay. Kaya paano niya makakausap si Emma sa kanyang panaginip? Tumawa si Demonium. "Wala kang alam. Sa totoo lang, clueless ka pagdating sa tatay ni Emma. Hindi mo maiintindihan sa buong buhay mo ang kwento niya." Natigilan si Sixtus. "Hindi ko akalain na ang isang mababang babae na tulad ni Emma ay may kakaibang background." Narating nila ang Sage Bar sa maikling panahon. Kumbaga, negosyo dapat ang bumang sa gabi. Gayunpaman, walang tao doon. Hindi ito bukas para sa negosyo at tahimik bilang isang patay na bayan. Gayunpaman, hindi ito dapat nakakagulat kung isa sa alang-alang ang katotohanan na nawawala si Emma. Nakalock ang mga pinto. Ngunit nagawa itong CPA ni Warren ng walang kahirap-hirap. Ang malakas na putok ay bumulaga sa kapitbahayan. Dahilan upang ang mga aso ay tumahol ng maingay. Pilit na pumasok ang tatlo sa bar. Ang gulo sa loob, nadulot ng away ni Dexter at Scarface. Alam ni na Demonium at Warren na magiging walang saysay na ehersisyo ang pisikal na mahanap ang ama ni Emma gamit ang kanilang mga mata. Ang tanging paraan ay ang paggamit ng kanilang mga diskarte. Huli, naglabas sila ng napakaraming negatibong enerhiya na isinasawsaw ang bar dito. Sa isang iglap,
ang mga ilaw ay lumabo, at ang lugar ay umuusok sa usok. Makalipas ang 3 minuto, nabawi ni Demonium ang negatibong enerhiya. Sundan mo ako, may lead ako, si Demonium, kasama sina Warren at Sixtus, ay nagmamanyobra sa bar at pumasok sa bodega. Itinuro niya ang mga carton ng beer at inutusan si Sixtus. Ilipat ang mga ito, Kabanata 1883. Dahil walang lakas ng loob na tumanggi si Sixtus, tumanggo siya at inalis ang kahon ng beer. At nakita ang isang butas sa likod. Ang butas ay dumausdas pababa. At imposibleng makita kung gaano ito kalalim. Nakangiting lumingon si Warren kay Sixtus. Kung tama ang hula ko, dapat nasa loob ang tatay ni Emma. Gusto kong pumasok ka muna. Agad na natigilan si Sixtus habang nauutol. Ako ay isang matandang lalaki na may masamang paa. Paano kung may bitag sa ibaba? Siyempre, walang interes si Warren na makinig sa kanyang mga reklamo. Kaya hinawakan niya si Sixtus sa kanyang kwelyo at inihagis ito sa butas. Ang kawawang Sixtus ay bumagsak at nahulog sa butas habang ang mga hiyaw ay kumawala sa kanyang bibig. Sina Warren at Demonium ay sumunod sa likuran. Habang nagpatuloy sila pababa sa butas, talagang nag-trigger si Sixtus ng isang grupo ng mga bitag. Sa kabutihang palad, wala sa kanila ang nakagawa ng gasgas kina Warren at Demonium. Sila ay makapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, kahit hindi rin nasaktan si Sixtus, sa sobrang takot niya ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Isa lang siyang mob boss sa underworld. Ito ay may katuturan kung bakit hindi niya mahawakan ang mga bitag na nilalayong pigilan ang mga taong mas malakas sa physical kaysa sa kanya. Makalipas ang ilang minutong paglalakbay, lumawak ang lugar nang makarating sila sa dulo ng butas. May isang maliwanag na base sa ilalim ng lupa na naghihintay sa unahan nila. Pagpasok, sumengot si Demonium nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Talagang may amoy ng Kosh Clan dito. Malamang na nakulong ang ama ni Emma sa loob ng underground base na ito. Hanapin natin siya dali, udyok ni Warren. Dahil doon, nagsimulang tumingin ang tatlo sa buong lugar. Ang base ay hindi humongous. Ngunit hindi rin ito maliit. Gayunpaman, kahit na pagkatapos na suriin ang bawat pulgada ng lugar, wala silang nakitang anumang bagay. Nalabis na ikinadismaya sa kanila. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Sinabi ni Demonium, Warren, kung miyembro ka ng Kosh Clan, saan mo sa tingin mo itatago ang iyong kaaway? Maingat na sinuri ni Warren ang lugar bago nagmungkahi. Underground. Nang marinig iyon, tinadyakan ni Demonium ang kanyang paa sa lupa. Dahilan upang bumukas ang konkretong sahig ng base. Bukod sa semento, buhangin, at dumi, mayroong anumang kaina hinala. Tinuro ni Warren ang pader. Siguro, nakatago siya sa likod ng pader. Iniipon ang kanyang negatibong enerhiya. Binasag ni Demonium ang pader. Huli, walang kaina hinalang nagtatago sa likod ng basag na dingding. Inangat ni Warren ang ulo at tumitig sa kisame. Kung gayon ang tanging posibleng lugar na natitira ay ang kisame. Inipon ni Demonium ang kanyang negatibong enerhiya. Muli at inatake ang kisame ng galit na galit. Basag! Basag! Nahati ang kisame habang patuloy na bumabagsak na parang ulan. Ang Demonium at Warren ay agad na naglabas ng kanilang sariling negatibong enerhiya upang lumikha ng isang hadlang sa enerhiya. Na pinoprotektahan sila mula sa mga labi. Si Sixtus. Gayunpaman. Ay isang ordinaryong tao lamang. Kaya hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Nang tumama ang mga labi sa kanyang ulo. Nagsimula siyang dumyugo. Kaya nagtulak sa kanya na magtago sa ilalim ng kalapit na mesa. The moment that he did. Isang nakakabinging putok ang biglang narinig sa tabi niya. Natuon ang kanyang atensyon sa pinanggalingan ng tunog habang siya ay nagpapagaling pa sa pagkagulat. Biglang may bumaba mula sa itaas at tumabi sa kanya. Ang tao ay isang matanda, ubad na lalaki na may gusot na buhok at balbas.
Kasama ang mga kilay na kahawig ng kay Emma. Walang alinlangan na siya ang ama ni Emma. Ang taong matagal na nilang hinahanap. Higit sa lahat, humihinga pa siya matapos maipit sa kisame. Napagpasyahan nila na siya ay isang hindi pangkaraniwang tao upang makaligtas sa pagsubok. Nang makumpirme ni na Demonium at Warren na siya nga ang ama ni Emma. Sabay-sabay silang nakahinga ng maluwag. Sa wakas nahanap na namin siya. Hindi na tayo dapat magtagal. Let's G. Dahil doon, mabilis na itinali ni Warren ang ama ni Emma sa kanyang likuran at tinungo ang labasan. Maingat na sinabi ni Sixtus. Sa pagkakaalam ko, maraming taon nang hinanap ni Emma ang kanyang ama ng walang tagumpay. At gayon pa man, hindi niya naisip na ang kanyang ama ay maaaring nakulong sa ilalim ng bar na ito sa lahat ng panahon. Talagang malupit ang kapalaran. Bakit hindi namin napapansin ni Emma ang underground base na ito? Imposibleng gumawa ng ganito kalaki nang hindi nakakakuha ng maraming atensyon. Sa tingin ko na hypnotized kayong lahat ng Kosh Clan noong itinayo nila ang lugar na ito. Sabi ni Warren, sa katunayan, malamang na na-hypnotize nila ang lahat sa lungsod. Kabanata 1884, nang marinig iyon, nagulat si Sixtus. Na-hypnotize ang lahat sa isang lungsod. Anong uri ng mga tao sila para magawa ang ganoong bagay? Nabalitaan ko na medyo maganda ang relasyon ni na Dexter at Emma. Kaya bibigyan kita ng trabaho. Uttered Warren, pahirapan mo si Emma sa abot ng iyong makakaya. Kung nakikita niya kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Emma, lubos siyang madudurog. Kapag nagawa na ang gawa, bibigyan kita ng maraming gantimpala. Kabilang ang immortalidad. Ano? Kawalang kamatayan. Bumilis ang tibok ng puso ni Sixtus. Wala na siyang ibang gusto sa kanyang edad. Maliban sa mabuhay ng kaunti pa. Sa makatuwid, ang immortalidad ay ang kanyang pinakadakilang hangarin. Since it was something that he would do anything to obtain, he immediately agreed. No problem. I promise I won't let you down. With that, Warren took his leave. Warren, mas mabuting bantayan mong mabuti ang matandang ito. Huling paalala ni Demonium sa kanyang inaanak. Siya lang ang pag-asa natin na masira ang depensa ng Kosh Clan at makapunta sa Mount Kosh. Mula sa nalaman ko, nalaman din ni Dexter ang sikreto ng Mount Kosh. Malamang nagagawin niya ang lahat para mahanap ang lalaking ito para makapunta siya sa Mount. Pati si Kosh, hindi mo dapat hayaang mahulog sa kamay niya ang matandang ito. Tiniyak ni Warren, relax. Godfather, alam ko ang kahalagahan niya. At gagamitin ko ang buhay ko para protektahan siya. Mabuti-mabuti, tinapik ni Demonium ang balikat niya. May makikilala ako saglit. Dapat bawiin mo muna siya. Babalik ako sa iyo sa lalong madaling panahon. Tumango si Warren. Sige. Samantala, sa tirahan ni Emma, nagising si Dexter sa ingay ng umiiyak na bata. Yun ba? Boses ni Amelia. Mabilis siyang umalis sa kanyang kama. Lumabas ng kanyang silid. At kumatok sa pinto sa kwarto ni Emma. Gayunpaman, sa halip na si Emma. Si Amelia ang sumagot sa kanyang umiiyak na boses. Wala na si Mommy. Wala na si Mommy. Nang marinig iyon, agad na pumasok si Dexter sa silid. Napansin na wala na talaga si Emma. Maingat na binuhat si Amelie. Inaalo niya. Don't cry. Amelia, don't cry. Baka pumunta si Mommy para bumili ng almusal natin. Sa kabila ng kanyang pagtatangka, hindi iyon naging hadlang sa pag-iyak ng dalaga. Gusto ko si Mommy. Gusto kong hanapin. Mommy, mabilis siyang nag-comfort. Okay, okay. We'll find Mommy together. Okay, okay. Sagot ni Amelia habang ngumuso. Pagdating niya sa sala kasama si Amelia, may napansin siyang note na nakapatong sa mesa. Ang isang mabilis na sulyap sa nilalaman ng tala ay agad na nagpaten sa kanyang nerbiyos. Lumabas siya kagabi para hanapin si Sixtus. Pero isa lang siyang babaeng walang kapangyarihan. Kung mahulog siya sa kamay niya. Kung gayon,
Masyado siyang walang ingat. Masyadong walang ingat. Nang walang anumang pagkaantala, itinili ni Dexter si Amelia sa kanyang sarili. Umalis ng bahay, at hinanap si Sextus. Wala akong pakialam kung sino ka o ano ka. Sextus, if you dare to even touch her, I'll make sure you wish you're already dead. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol kay Sextus. Lalo na kung nasaan siya. Nang tatawagan na sana niya si Soul Wolf at hilingin sa kanya na imbestigahan si Sextus. Uminto sa tabi niya ang isang makulit na Jetta. Isang lalaking may blonde na buhok ang nakita sa loob ng sasakyan habang ibinababa ang bintana. Tinitigan niya ng masama si Dexter. Nang inig si Amelia nang makita niya kung sino iyon at hindi niya namamalayang napalalim ang sarili. Yakap ni Dexter. H. Masama siyang tao. Dati niya akong tinalo ni Mommy. Parang isa siya sa mga tauhan ni Sextus. Ipapahatid ko na lang siya sa amo niya. Magsasalita pa sana si Dexter. Pinutol siya ng lalaki na singkit ang mga mata. Ikaw ang katulong na kinuha ni Emma. Tumango si Dexter. Nasaan siya? Sa Asger Manor. Inutusan ako ni Mr. Sextus na sabihin sa iyo na kung ayaw mong mamatay si Emma, mas mabuting pumunta ka kaagad doon. At huwag mong kalimutang ihanda ang iyong sarili ng kabaong. O tayo ay, itapon mo ang iyong katawan sa ligaw. Kabanata 1885. Nang marinig iyon, ikinuyong ni Dexter ang kanyang kamao. Bumaba ka na sa kotse. Ako na ang pumalit. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Blondie. I'm not giving you my car, agad na nagliwanag ang galit ni Dexter habang sinisipa niya ang sasakyan. Parang binasag ng ibang sasakyan. Umikot ng tatlong beses ang Jetta bago bumagsak sa pader. Nakakabinging malakas ang kalabog. Sa pagkakayakap ni Amelia, umalis si Dexter habang kinokontak niya ang Soul Wolf. Soul Wolf, gusto kong magpadala ka ng 10,000 lalaki para palibutan ang Asger Manor. Huwag hayaang umalis ang sinuman. Maghanda ka rin ng 10 kabaong. Opo. Ginoo, sagot ni Soul Wolf. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay lumabas ng kotse ang Blondie at napaungol sa Hapdi. Duguan ang ulo niya, at bali ang isang paa niya. What the bloody hell just happened? Ang kotse ay maayos sa isang segundo. Pagkatapos ay bumagsak ito sa dingding sa susunod. Wala akong nakitang sasakyan na humarang sa akin. May nadatnan ba akong multo o ano? Mabilis ang galaw ni Dexter kanina kaya hindi man lang nakita ng Blondie. Kahit na ginawa niya, hindi siya naniniwala na si Dexter ay talagang makakasipa ng kotse sa ganoong lakas. Kung tutuusin, magiging walang katotohanan na ang isang tao ay maaaring sipain ang isang kotse at gawin itong paikutan ng maraming beses. Samantala, ang Asger Manor ay siksikan sa mga tao. Nakakuha si Sixto ng 5,000 sa pinakamataas na punto sa lugar. Mga alipors at pinatayo sila sa 2 linya. Habang siya ay nakatayo, sa kanyang kaliwa ay ang 18 Arhat. Habang sa kanyang kanan ay ang Bronze Warriors, na binubuo ng 32 miyembro. Ito ay isang nakakatakot at engranding tanawin. Natuwa siya sa paghanga at paggalang na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay, sinabi niya, makinig kayong lahat. Lahat kayong mga alipors ay magtatago sa paligid ng 10 metro malapit sa manor na ito. Kapag naibigay ko na ang aking mga utos, papatayin ninyo ang sinuman at lahat ng nanghihimasok. Roger! Ang tunog ng 5,000 alipors na tumutugon ng sabay-sabay ay umalangaungaw sa mga ulap. Sa pamamagitan nito, pinangunahan ni Sextus ang 18 Arhats, Bronze Warriors, at higit sa 50 martial artists sa kanyang golf course. Hindi kasama ang 5,000 alipors na naghihintay sa labas ng lugar. Ang halos 100 lalaki na sumusunod sa likuran niya ay sapat na makapangyarihan upang tumugma sa isang hukbo na may higit sa 1,000 tropa. May nag-message ba kay Dexter na sinabihan siyang pumunta sa manor ko kung gusto niyang iligtas si Emma?
Tanong ni Sixtes. Sumagot ang isa sa 18 Arhat. Nagpadala na ako ng isang tao para gawin iyon. Mr. Sixtes. Ang mensahe ay dapat na makarating sa kanya ngayon. Tumango si Sixtes. Puntahan mo ako, Emma. Roger. Isa sa mga tansong mandirigma ang pumunta sa piitan para ilabas si Emma. Ang isa pang Bronze Warriors ay maingat na nagtanong. Mr. Sixtes. Nag-iipon ka ba ng napakaraming lalaki para lang harapin ang manliligaw ni Emma na si Dexter Cruz? Oo. Sagot ni Sixtes na may kasamang tango. Hindi mo ba iniisip na ito ay labis? Mr. Sixtes. Hindi na kailangang magpakilos ng isang hukbo ng 5,000 alipors para pumatay ng isang tao. At saka, kahit na malakas siya, walang paraan na matatalo niya tayong mga Bronze Warriors. Umiling si Sixtes. Kailangan natin itong maraming lalaking haharap sa kanya. Minamaliit siya noon. Kaya hindi na ako gagawa ng parehong pagkakamali. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang kalaban. Si Dexter ang pinakamalaking sakit sa puwitan ni na Demonium at Warren. Nakita ko sa sarili kong mga mata kung gaano sila kalakas kagabi. And if even they were so cautious against Dexter, then there's no way he's just a chump. Gayunpaman, kung gaano siya kalakas, isa lang siyang tao. Mayroon akong halos 100 makapangyarihang mandirigma at 5,000 alipors. I doubt na kaya niyang manalo laban sa kanilang lahat. Ilang sandali pa ay dumating na si Emma. Kasabay nito, bumalik din ang Blondie na nagpadala ng mensahe kay Dexter. Binuhat siya pabalik ng ibang tao. Dahil hindi pa naninigas ang dugo sa ulo niya. Nagpanik ang lahat nang makita nila kung gaano siya nasaktan. Anong nangyari sa'yo? Tanong ng isa sa kanila. Kumakaway ng mahina ang kanyang kamay. Ang Blondie. Sumagot, ayos lang. Naaksidente lang ako. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanyang sasakyan. Kaya mas pinili niyang magsinungaling tungkol dito. Kabanata 1886. Sinabi mo ba kay Dexter ang sinabi ko? Mabilis na tanong ni Sixtes. Sinabi mo bang pumunta siya dito? Tiniyak ng Blondie. I did, Mr. Sixtes. Natanggap niya ang mensahe. He should be making his way here with Emma's daughter, right? Now, nang marinig ang kanyang ulat, nakahinga ng maluwag si Sixtes. Mabuti, sa kabilang banda, sumabog ang isip ni Emma. Binibait niya si Dexter at Amelia dito. Kung pupunta si Dexter dito ngayon, babalatan siya ng buong hukbong ito ng buhay. Kahit na siya ay nasa isang mahinang estado, parehong physical at mental. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at lumuhod sa harap ni Sixtes. Mr. Sixtes, please, I beg of you, spare Dexter and Amelia, kung may gusto kang saktan. Saktan mo ako, sampal. Ang isa sa mga Bronze Warriors ay hindi nag-atubili na bigyan si Emma ng isang sampal sa mukha. Mamatay ka man, hindi sapat ang paghihiganti sa aking kasama. Ang tanging paraan para mabusog ang pagnanais kong maghiganti ay ang panoorin kang mamatay. Dexter, at ang iyong anak na babae. Sa 4 na martial artist na itinapon noon ni Dexter sa isang gusali. Isa sa kanila ay kaibigan ng Bronze Warriors. No wonder kinasusuklaman nila si Emma. Ang lap ay napakalakas na ito ay nakatuon sa kanya. Hindi nakakapagpaluhod ng maayos. Nanlilisik kay Emma. Tinawag ni Sixtes ang iba. Sabihin, ngayong wala na tayong gagawin. Paano kung maglaro tayo ng golf? Oo, madamdaming sagot ng karamihan. Itinaas ang kanilang mga gintong club. Nagsimula silang maglaro kasama si Sixtes. May mga alon ng tawanan sa buong lugar na parang may party na nagaganap. Maya-maya, inutusan ni Sixtes. Kadi, kunin mo ang mga bola. Ngumiti ang isa sa 18 Arhat. Naka-vacation leave si Kadi ngayon. Kaya wala dito. Nag-pout. Si Sixtes ay nagreklamo. Paanong walang Kadi? Hindi ko inaasahang ako mismo ang kukuha ng bola.
Ang lahat pagkatapos ay nagkakaisang ibinoling ang kanilang atensyon kay Emma. Agad na naintindihan ng babae ang kanilang intensyon at tumango. "I'll go and pick the balls up. I'll do it. Please. Just let Dexter and Amelia go. Please." Umisi si Sixtes. "Depende yan sa performance mo." Dahil doon, isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Emma. Hanggat may pag-asa na mailigtas sina Dexter at Amelia. Handa siyang gawin ang lahat. Nakapiansa sa kurso. Pinulot niya ang mga bola. Kumalaklak. Itinaas ni Sixtas ang kanyang patpat at nataman ang isang bola. Nadama po mismo sa likod ng ulo ni Emma. Magandang bola. Naghiyawan ang mga tao. Ang suntok na iyon ay nagpatamba sa kamalayan ni Emma sa isang segundo bago siya hindi napigil ang bumagsak sa lupa. "Hooray! Napakasakit nito. Parang nasusuffocate ako." Gusto niyang humiga at tumigil sa paggalaw. Ngunit hindi niya magawa. May dalawang buhay pa na nakaupo sa aking mga balikat. Naghihintay na iligtas ko sila. Kailangan kong tumayo at magpatuloy. Gamit ang nagngangalit na mga ngipin. Ginamit niya ang kanyang mga binti upang dahan-dahang itulak muli ang kanyang katawan sa lupa. Nang makita iyon, natawa si Sixtes. "Let's a new game, fellas. Kung sino ang makatama sa kanya ng pinakamaraming bola ay makakasama niya magdamag." "Haha, salamat, Mr. Sixtes." Sa isang malakas na tawa, itinaas nila ang kanilang mga club at pinalo ang mga bola ng golf. Para bang nabuo ang mga bola ng golf sa isang meteor shower habang binabato nila si Emma. Katawan ng tuloy-tuloy. Wala sa mga bahagi ng kanyang katawan ang naligtas sa walang awa at walang humpay na epekto ng mga bola ng golf. "Still," she pressed forward habang tinitiis ang sakit. "Hindi ako dapat mahulog. Hindi ako dapat mahulog. Siguradong hindi ako dapat mahulog. Dapat mong makita ito hanggang sa wakas. Emma Jones, may mga taong umaasa sa'yo." Sa kalaunan, nakarating siya sa isang maliit na ilog. Nakatitig sa mabilis na agos ng tubig. Bigla siyang may naisip na kakilakilabot. "Pagod na ako. Ang pagiging buhay ay napakasakit para sa aking katawan at isip. Gusto ko lang matapos lahat ng sakit at pagod. Gusto kong tumalon sa sobrang sama." Gayunpaman, nang sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng isang nakakaawang Amelia at isang inosenteng Dexter. Iniwaksi niya ang ideya at ipinagpatuloy ang pagkuha ng mga bola ng golf. Nang lumingon siya, isang bola ng golf ang tumama sa isang bullseye sa kanyang templo. Kabanata 1887. Muling bumagsak si Emma sa lupa. Ang lakas ng golf ball na iyon ay mas malakas kaysa dati. Nagiging itim ang kanyang paningin habang nagbo-buzz ang kanyang utak. Bukod doon, nawawala na rin siya ng lakas. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Parang natuyo lahat ng lakas niya. Dalawang pag-agos ng mainit na luha ang umagos sa kanyang magandang mukha. "Sorry, Amelia. Ako ay humihingi ng paumanhin. Dexter, sorry, napaka-inutil ko. I'm sorry, hindi ko kayo kayang protektahan dalawa. Ako ay humihingi ng paumanhin. Patawarin mo ako." Bago siya mawala ng malay, umasok sa tenga niya ang boses ni Sixtas at ng kanyang mga kasama. "Haha, ako ang pinakamaraming natama ng bola sa kanya. Kaya akin siya ngayong gabi. Lumayo kayo, boys. Say, kapag tapos ka na, pwede mo ba siyang ipahiram sa iba natin?" "Oo nga, hindi ka naman siguro magtatagal buong gabi eh. Haha. Siyempre ipapahirim ko siya sa inyong lahat. Buti naman dapat pinagsasaluhan eh." Kasabay nito, sa wakas ay nakarating na rin si Dexter sa Asbury Manor. Kahit sa malayo ay rinig na rinig niya ang halakhak na ikinalulungkot niya. Ang pagpapahirap na kasalukuyang pinagdadaanan ni Emma ay isang bagay na hindi niya maiisip. Maraming tao ang nakatayo sa labas ng Asbury Manor. Nang makita nilang papalapit si Dexter ay agad nilang itinaas ang kanilang mga armas. "So you're the guy that Emma hired?" "I didn't.
Akala mo darating ka talaga. So, ikaw na mismo ang gagawa. Or we should end your life for you. Si Dexter, syempre, ay walang interes na makinig sa kanila. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagmamadali sa mansyon at iligtas si Emma. Walang salita, inampes niya ang hukbo na parang rumaragas ang rhino. Isa-isang lumipad ang mga alipors ni Sixtus matapos tamaan. Sila ay ganap na walang kapangyarihan bago ang lakas ni Dexter. Sa kalaunan, dumaan siya sa karamihan at nakarating sa mga pader ng manor. Sa isang casual na pagtalon, tumalon siya sa ibabaw ng 3 metrong taas na pader. Napanganga at hindi makapaniwala ang mga alipors. Tao ba ang lalaking ito? Tiyak na may mga bukal sa kanyang mga binti. Tama, paano pa kaya siya tumalon sa pader ng ganyan? Nagalit sa kanya ang eksena sa harap ni Dexter nang mapunta siya. Samantala, si Emma ay kasalukuyang nakahandusay sa lupa habang siya ay napuno ng dugo. Habang si Sixtus at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na nagpatama ng mga bola ng golf sa kanya. Ang mga bola ay dumapo sa kanyang mukha at katawan na parang ulan ng walang awa. Kahit na siya ay matagal ng nahimete, nang makita iyon, umungol si Dexter sa galit habang sumusugod ito sa kanya sa isang kisap mata at itinaas ang kanyang katawan. Agad na humagulgol si Amelia nang makita niya kung gaano kasakit ang kanyang ina. Eh, Mommy, okay ka lang ba? Mommy, Pipi, please gumising ka. Mommy, please wake up. Nang marinig ni Emma ang pag-iyak ng kanyang anak, mahinang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatitig kay Dexter at Amelia. Natens si Emma at nag-udyok. Takbo, bilis, takbo. Napakahina ng boses niya na parang huni ng lamok. Bakas sa mukha ni Dexter ang pighati at panghihinayang habang humingi ng tawad. I'm sorry I'm late. Don't worry. Ngayong nandito na ako, everything's going to be fine. I'll make all of them pay with ang dugo nila. Amelia, pwede ka bang manatili dito sa mommy mo? Tumango ang dalaga. Okay, I'll stay with mommy forever. Tumayo si Dexter. Ngunit hinawakan ni Emma ang kanyang sando at nagmakaawa. Huwag kang pumunta. Dapat mong kunin si Amelia at tumakbo. Masyado silang marami. Huwag kang mag-alala. Pag-aaliw ni Dexter. Nandito ako. Nakuha ko ito. Bagaman ito ay isang simpleng katiyakan. Naantig pa rin ang puso ni Emma. Palagi niyang hawak ang lahat ng mag-isa. Gaano man kahirap ang kanyang isinakripisyo at kung gaano kasakit ang kanyang tiniis. Walang nagtanong kung ayos lang ba siya. Kaya naman naantig siya sa sinabi ng lalaki. Gayunpaman, wala siyang pag-asa na makakalabas sila ng buhay. Gayunpaman, mas mabuting mamatay kasama ang taong handang magsakripisyo para sa akin kaysa mamuhay ng malupit at malungkot. At least makakasama tayo sa kabilang buhay. Tulad ni na Romeo at Juliet. Kabanata 1888. Kung mamamatay tayo, mamamatay tayo. Napapikit si Emma habang pinapahinga siya ni Dexter sa lupa. Pagkatapos ay naglakad siya papunta kay Sixtus. Na napansin na lahat ng naroon ay may hawak na golf club. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig niya bago magsalita. Mukhang lahat kayo nataman sa kanya. I guess I should have prepared more than 10 coffins. Laking gulat ni Sixtus nang sa wakas ay nakita niya si Dexter dahil halos kamukha niya si Warren. Para bang pareho silang ginawa sa iisang amag. Dapat kambal sila, diba? Iniisip ko kung ano ang dahilan ng pag-aaway ng dalawang ito. Sino ka sa tingin mo? Pang! Angal niya. Alam kong makapangyarihan ka. Pero walang silbi ang kapangyarihan mo laban sa halos 100 martial artists ko. Nang marinig iyon, malamig na tumawa si Dexter. Either you die today, or I will. However, considering the chance of me dying is close to zero, lahat kayo sa halip ay mamamatay. Sa isang iglap, lahat ng mga tauhan ni Sixtus ay nagalit. You have some nerves. Pang! You shall die for your impudence. Hey, at eto iniisip ko kung anong klaseng tao ka. Parang hindi ka matigas sa akin.
ako, kaya kitang kunin mag-isa. Mr. Sixtes, masyado mo talagang tinatantya ang kakayahan niya sa pagpunta sa ating lahat dito. I'm giving you one chance. Dexter, babala ni Sixtes sa malamig na tono. Kung lumuhag ka sa harapan ko at humingi ng tawad, baka hayaan kong mabuhay kayong tatlo. Nakangiting tugon ni Dexter. Paumanhin, hindi ako interesado. Kung mayroon man, ang iyong alok ay isang insulto sa akin. Alam mo kung ano, paano kung bibigyan kita ng pagkakataon sa halip? Kung ikaw at ang iyong mga tauhan ay lumuhad sa harap ko. Pagkatapos ay ipinapangako ko na ikaw may ililibing pang bangkay. Kabalbalan, ako ay isang pinuno ng underworld. At hindi ko natitiisin ang kanyang mga pang-iinsulto at pang-asar. Nang maubos na ang kanyang pasensya, nagngagat si Sixtes ang kanyang mga ngipin at ikinaway ang kanyang kamay. 18 arhat, patayin mo siya, Roger. Ang 18 arhats ay nagkayom ng kanilang mga palad sa tuwa. Malamig na pinaningkitan sila ni Dexter. Wala akong panahon para kalabanan kayong lahat ng isa-isa. Kaya sabay-sabay akong atakihin. Sa galit, isa sa 18 arhat ay sumigaw. FCQ, kami ang 18 arhat. Nakipaglaban kami sa hindi mabilang na mga digmaan at bumagsak na mga hukbo. Wala sa aming mga kaaway ang nakatalo sa amin kahit isang beses. Maaari kang malakas, ngunit ikaw ba ay tulad ng malakas bilang isang hukbo na may 1,000 tropa? Ngayon, kami, ang 18, arhats, ang tinan ng ulo mo, nang makita kung paano ganap na hindi natinag si Dexter sa banta. Biglang nabagabag si Sixtes. Mukha siyang confident na kaya niyang talunin silang lahat. Paano kung matalo ang 18 arhat? I think, mas maganda kung sabay-sabay siyang atakihin ang lahat ng tauhan ko. Ayokong makipagsapalaran sa lalaking ito. Habang nasa isip ang desisyong iyon, iniutos niya, fine, since you want to die so badly, all of my men shall send you to the afterlife together. Let's get this over with fast para hindi maantala ang ating tanghalian. Gawin natin ito. Malakas na hiyawan ng iba pa niyang mga tauhan. Magrereklamo na lang sila na hindi sila nasisiyahan sa desisyon ni Sixtes na paalisin na lang ang 18 arhats. Kung tutuusin, gusto rin nilang ipakita ang kanilang lakas. At hindi sila natuwa na ang 18 arhats lamang ang nakakuha ng pagkakataong gawin ito. Dahil sa wakas ay nakuha na nila ang pagkakataon. Hindi na nila ito pakakawalan. With that, lahat ng martial artists ay nag-aagawan para mauna sa pag-atake kay Dexter. Nakakabingi ang malakas nilang hiyawan ng labanan at mabibigat na yope. Laban sa isang alo ng malalakas na kalaban. Mahinahong ipinagpatuloy ni Dexter ang kanyang mga hakbang patungo kay Sixtes nang walang anumang indikasyon na lalaban siya. Naikinatuwa ng karamihan. Akala nila sa wakas ay alam na ni Dexter na matatalo siya. Kaya hindi na siya nag-abalang lumaban pa. Hindi kumibo si Dexter hanggang sa dumating ang kaway ng mga martial artist sa kanyang harapan. Nanginginig ang kanyang katawan habang naglalabas siya ng malakas na alo ng enerhiya sa buong golf course at kontrolado ang lahat ng bola ng golf. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang enerhiya upang kontrolin ang mga bola at pinalipad ang mga ito patungo sa kanyang mga kaaway. Dahil nagumapa na siya sa lakas, mas marami pa siyang tinurok nito sa mga bola ng golf at ginawa itong napakalaking bala. Kabanata 1889, umalakpak. Hirap na sigaw ng mga tauhan ni Sixtes. Biglang, nagsimulang bumaba ang mga katawan sa paligid ng golf course. Ang lakas ng mga bala ng bola ng golf ay sapat na malakas para tumagos sa mga katawan at dumurog sa mga buto ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay sumabog pa ang ulo. Ito ay isang madyugo at madugong tanawin. Ang hukbo na ipinagmamalaki ni Sixtes ilang segundo kanina ay agad na nawasak. Lahat ng mga martial artist na nabubuhay pa ay dumadaing sa sakit dahil sa physical at mental na pinsala.
What the F6 just happened? Paano tayo sinalakay ng napakaraming bola ng golf ng sabay-sabay? At sa sobrang lakas, masyadong boost ba ang gumagawa nito? Siguradong si Dexter ang nasa likod nito kahit papaano. Kung talagang may multo dito sa mundo, dapat siya yun. Pagdating sa harap ni Sixtus, malamig na tinitigan siya ni Dexter. Si Sixtus ay kasalukuyang nababalot ng takot habang itinutulak niya ang sarili paatros. Ang mga martial artist na iyon ay kabilang sa mga pinakamakapangyarihang tao na maaari kong upahan. Matatalo daw nila siya, at gayon pa man, lahat sila ay inilabas bago pa man nila siya mahawakan. Anong klaseng halimaw ang naprovoke ko? Isang bola ng enerhiya ang naipon sa kamay ni Dexter bago niya ito hinampes kay Sixtus. Dahilan para mapalipad ang matanda na may kasamang pili. Gayon pa man, agad na nagsalubong ang kilay ni Dexter. I can feel a little amount of negative energy inside him pag sinusuntok ko siya. Sobrang malabo na hindi ko mapapansin kung hindi ko pinansin. Nangangahulugan ito na nakipag-ugnayan si Sixtus sa isang tao mula sa Netherworld. Dapat ay may higit pang nangyayari sa likod nito. Hindi ko dapat basta-basta tinatrato ang bagay na ito. Ilang hakbang pasulong, huli siyang dinala sa kanyang kaaway. Sa sobrang takot, si Sixtus ay nagpatuloy sa pag-crawl pabalik. Iligtas mo ako, may magligtas sa akin. Sa kasamaang palad, walang sino man ang maaaring o gustong iligtas siya. Karamihan sa mga martial artist niya ay patay na. At para sa mga nabubuhay pa, hindi sila bobo para subukang salakayin muli si Dexter. Walang paraan na maaser nila ang demonyong nasa harapan nila. Sa sandaling ito, ang tingin nilang lahat kay Dexter ay isang demonyo. Casual na sinipa ni Dexter ang isang bola ng golf na tumagos sa mga binti ni Sixtus, na pumihil sa huli sa pagtakas. Ang mga binti ni Sixtus ay agad na naging pulang-pulang putik habang umaagos ang dugo na parang ilog. Ang pag-atakeng iyon ay muntik nang mahimatay ang matandang Sixtus sa sakit. Sa pagtapak sa natitira sa mga paa ng kanyang kalaban, tumingkayad si Dexter. Tell me, nakipag-interact ka ba sa isang taga-Netherworld? Ano ang gusto nila sa iyo? Nang marinig iyon, napatulala si Sixtus. Netherworld, anong pinagsasabi mo? Mula sa kanyang ekspresyon, nakita ni Dexter na hindi siya nagsisinungaling. Pero hindi maikikaila na may negative energy na umiikot sa loob niya. Kung ganoon nga, malamang may nakausap siyang taga-Netherworld nang hindi alam ang totoong pagkatao nila. Hindi naman kasi madaling ibunyag ng mga tao doon ang kanilang pagkakakilanlan at pinagmulan. Dapat kong subukang magtanong sa ibang paraan. May nadatnan ka bang kakaiba kanina? Nag-iisip sandali si Sixtus bago umiling. Hindi. Isang buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Dexter. Wala kang ibang sisihin kundi ang sarili mo. Pagkatapos mag-ipon ng isa pang alon ng enerhiya, ginawa niya ang mga ammo needles at tinusok ang mga ito sa mga pressure point ng sakit ni Sixtus. Ang sakit ay nag-overload sa isip ni Sixtus at naging sanhi ng kanyang paghimatay kaagad. Nagpatuloy si Dexter sa pagturok ng ilang pagsabog ng enerhiya sa matanda para magising ito. Sabihin mo sa akin, may nakasalubong ka bang masasamang tao kamakailan? Nanginginig sa sakit si Sixtus habang sumagot sa nanginginig na boses. Hindi. Nagpakita muli ang mga karayom mula sa enerhiya ni Dexter bago nasira si Sixtus at sumuko. Okay. Magsasalita ako. Higit na mas pinili ang kamatayan kaysa sa sakit na naranasan niya. After a gulp, he continued. Nakita ko ang kambal mo kahapon. Siya, may kasama siyang matandang halimaw. Nang marinig iyon, si Dexter ay nataranta. Kambal kong kapatid. Kabanata 1890. Walang ideya si Dexter kung ano ang pinag-uusapan ni Sixtus nung una dahil wala siyang kambal na kapatid. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto na si Sixtus ang nagsasalita tungkol kay Warren at ang matandang halimaw ay ang ninong ni Warren. Demonium,
Lampas sa inaasahan niya na nasa paligid pa rin ang dalawa imbes na umalis. Kung tutuusin, paano niya nalaman na sinubukan nilang dalawa na tumungo sa Mount Kash? Ngunit napilitang bumalik matapos salakayin ng mga miyembro ng Kash clan sa kalagitnaan. Diniinan ni Dexter ang kanyang pagtatanong. Bakit kanila nakilala? Inahanap nila ang ama ni Emma at dinala siya. Tugon ni Sixtus. Ano? Nalaglag ang puso ni Dexter dahil doon. Masama ito. Ito ay talagang masama. Alam ng ama ni Emma ang sikreto ng Mount Kash. Kung ninakaw ni Warren ang sikreto at nakarating sa Mount Kash, namuo ang gulat sa kanyang isipan na sana ay nasa daan na siya para hanapin si Warren at iligtas ang ama ni Emma. He questioned further. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Umiling si Sixtus. Hindi ko alam. Alam mo ba kung paano ko sila contacten? Sila daw ang magkokontak sa akin. Hindi ko siya kayang patayin ngayon. Kung wala siya, wala akong paraan para mahanap si Warren. Siya lang ang clue ko ngayon. Kaya hindi pa siya pwedeng mamatay. Damn it! Huminga ng malalim. Sinabi ni Dexter, consider yourself lucky that you get to live a few more days. Pagkatapos ay tumalikod siya. Naghahanda na hayaan. Nilinis ni Soulwolf ang kalat habang siya ay patungo sa labas upang hanapin sina Warren at Demonium. Habang pinapanood siyang umalis, biglang nagtipon si Sixtus ng lakas ng loob at umungal. Sa tingin mo ba ay nanalo ka? Sa tingin mo ba hindi na ako makaka-recover dito? Nagkakamali ka. Super mali. Inaamin kong minaliit ko kung gaano kakalakas. Ang aking makapangyarihang mga mandirigma ay malinaw na walang kalaban-laban para sa iyo. Gayunpaman, ang aking napakalaking hukbo ng mga alipors ay hindi nangangahulugang matatalo sa iyo. Kung ang bawat isa sa kanila ay dumura sa iyo ng isang beses, ito ay sapat na upang malunod ka. Uminto sa kanyang mga hakbang. Lumingon si Dexter. Talaga, paano kung magpapakita ka sa akin? Lumingon si Sixtus sa direksyon ng pader at sumigaw. Ang hukbo ko, umasok at patayin ang taong ito. Gayunpaman, walang sumagot sa kanya. Saan ka marami? Tanong niya, pasok pa, bago pa siya makatapos. Isang dagendong ang pumutol at tinaktan ang kanyang boses. Anong tunog yan? Nagtaka ang mga nabubuhay pa sa Asgur Manor nang marinig nila ang ingay. May mga sumisigaw sa sakit sa labas. Boom! Umalingaw-ngaw ang malakas na tunog bago bumagsak ang mga dingding ng Asgur Manor. Nabuo ang mga alabok na ulap habang tinatakpan nito ang lugar. Pagkatapos noon, isang dosenang malabo na figure ang sumugod sa makapal na alikabok at dumating sa gilid ni Sixtus. Nang makita ng lahat kung ano ang pinagkakaabalahan, umayos ang mga balahibo sa bato. Ito ay mga kabaong, 10 itim na katad na kabaong. Higit sa lahat, lahat ng mga kabaong ay may sariwang dugo. Nang tuluyang tumira ang alikabok, at natanon nila ang mga kabaong, nakita nila ang isang grupo ng mga bangkay na nakahiga sa likod ng mga anino. Ang ilan sa kanila ay hindi na mga bangkay. Isa lang itong laman na paste sa lupa. Lahat sila ay, syempre, mga tauhan ni Sixtus. Walang alinlangan na ang mga kabaong na iyon ay ang mga nakalusot sa hukbo at sa pader ng asyenda. Saan nang galing ang mga kabaong na iyon? Ano ba ang nangyayari? Ang mga nakaligtas na martial artist. Nagtataka habang nakatingin sila sa gumuhong pader. Dahil maalikabok pa sa labas. Hindi nila makita kung ano ang nangyayari. Ngunit naririnig nila ang hiyawan ng mga tao. Inilabas ang kanyang telepono. Malamig na nag-utos si Dexter. Come in. Makalipas ang ilang segundo, maraming tao ang tumakbo palabas mula sa mga alabok na ulap sa labas at tumabi sa kanya. Nalubhang nadagdagan habang tumatagal. Nagkaroon ng tila walang katapusang dami ng mga tao na bumahak. Ang pinaka nakakatakot ay lahat sila ay nakasuot ng military getup. May hawak silang baril, at mukhang sanay na sanay sila.